kababonsay po, sa inyo mga idol, mga kababonsay. Sa muli po, JP Bontan TV, na nagsasabi sa buhay, kailangan may diskarte lang. Ngayon po is, isishare ko po sa inyo ang ginagawa ko po tuwing po nagkakaroon po tayo ng pagkukulang, lalo na po sa mga bonsai wire natin. Ang ngayon po, isishare ko po sa inyo paano ko magkakaroon, lalo na po sa mga nagtatanong sa akin kung saan ako kumukuha ng wire at ano ang mga ginagamit natin na wire. Aside po sa mga nabibili po natin sa online na ganito po, eh ito po ay malinis na sa halaga pong 250, depende po sa seller sa online shop, is ito po ay 1mm. Maliit lang po yan, 1mm. Ito po ang 2.5, depende po sa size na gusto nyo. Ito po kadalas pinapakita ko sa inyo, for example, ay kinakailangan po natin sa mga maliliit na sanga. Pero pag malalaki na po, na sanga is ganito na po. May medyo malalaki pa, may 2.5, 3.4mm, depende po sa gusto nyo sa lalagyan nyo. Ngayon po, isishare ko po sa inyo kung ano ang ginagawa, lalo na po kung nauubusan tayo at meron tayong nakikita sa paligid. Kaya ito pong nakikita ninyo ay galing pong rough wire or mga tinapon po ng mga nagtatrabaho sa mga Meralco o Kasoreco o ano pa man po na electric cooperative, mga idol, mga kabonsai. Yan po, ito pong kadalasan na sa bahay natin na tawag po na service rough wire. Kung hindi po yun nasusunog is yan, matigas po talaga. At kadalasan po, pag pinipilit po natin ito, may cost po na mabalik yung wire natin at yung mababalik din po itong, kasi medyo po malutong ito at hindi po masyadong kalambutan. Kaya po ngayon, isishare ko po sa inyo ang gagawin po natin ngayong hapon. At sana po mag-enjoy po. Kung nakikita nyo po is nandito po tayo sa kusina at napakita ko po sa inyo. Kaya simulan na po natin mga idol, mga kabonsai. Sa mali po, hindi pa nakasubscribe sa channel, please subscribe and notification bell para palagi po kayo update sa mga ginagawa ko mga video. Kaya, let's do this. Mga idol, mga kabonsai, simulan na po natin bago po lahat. Sindihan muna natin to. Open muna natin to. At pabuhay natin. Yan, makikita nyo po is nagkaroon na ng apoy. Ang ginagawa ko po is ganito, ginaganyan ko po yung material natin. Sa kadahilanan pong tago lang ngayon, hindi po tayo makapagsunog, pero hindi ko po sinasuggest ito lalo na po kung magsusunog tayo, kasi yung iba po nito is merong balat. Pero eh, kung kinakailangan nga lang po talaga, wala tayong choice, pero wala tayong mapabibilan agad, lalo na kung marami tayong bonsai, is ganito lang po yung ginagawa ko. Mas madali po sana nito kung yung karton at yung basura, kung susunod tayo ng basura. Ayan. Ginaganyan ko lang po yun, mga idol. Ayan. Sinusunod po lang po natin. Titingnan po natin. Kasi huwag naman pong masubrahan sa apoy at huwag nung mababad sa apoy kasi naluluto po ito. Ayan. Ayan. Tingnan nyo po yung pagkakaiba ng hindi pa nasunog. Matigas po yan. Hindi nyo mabaloktot. Ang nasusunog po, tingnan nyo. Oh, ang dali lang pong malukot kaysa dito. Kasi ito po, medyo nag-crack po siya. Oh. Nag-crack siya. Ito hindi. Magkakaiba lang po nito is malinis itong nabibili. At itong hindi natin nabibili is nanggaling lang sa mga hindi na nagamit ng drop wire or mga kawad ng kuryente. Is tapon-patapon na lang din po ito sa gilid at nagiging dumi lang at nakalat-kalat lang is pagkagamitin na lang natin sa ating mga bonsai. Yan, medyo mainit ng idol. Yan na nga po, ito na nga mga idol, habang nagluluto tayo, nag-ihaw tayo ng mga pag-example po natin, is meron na po ako ditong nagawa. Tingnan nyo yung pagkakaiba po ng nasunog na at sa hindi. Ito po nasunog na at ang lambot na lang po. Kahit pitikin nyo na lang yan, susunod na po yan. Kahit pitikin nyo na lang, hindi po basta-basta napuputol yan. Yan ang kagandahan po ng nasusunog. Yan. Yan mga idol. Pero kung meron naman po tayo pambili is mas good po ito. Yan. 1/2 kilo, 1 kilo. Depende po sa nais nyo na size. Kaya mga idol, huwag na po natin patagalin. Ito po pag mga malalaki na, baliktad. Mga malalaki na po is kadalasan po ginagamit na dito is pagsulog na natin. Pero pag ganito is mauubusan tayo ng gasol. Lalo sa mga gumagamit ng ganito. Kaya po, maraming salamat po. Sana po nakapagabi na naman po ko sa inyo ng konting kalaman at konting inspirasyon po, lalo po sa mga baguhan sa pag-bonsai. Kaya po, shoutout po sa inyo lahat and happy bonsai making po, and peace. Kakabulbul tayo. Bye-bye!